Gusto niyo po bang makaisip ng simpleng pagnegosyo? Maliit lang ang puhunan pero maximum ang lalabasan, ang kikitain. O, ito po, panoorin niyo ha, itong aking napakasimpleng empanadas. O, ayan na. Magsimula po tayo sa harina. Salain niyo para pagpiprito niyo nitong ating pagnegosyo, eh hindi bugal-bugal yung harina dun sa loob nung iluluto niyo. O, ayan. Meron naman kayong salaan sa bahay, di ba? Baka mahirinan yung kakain ito, yung bebenta nyo, madimanda pa kayo. Sige, meron. Okay, lalagyan ko pa ng harina. Manood na lang po kayo. So, sasalain ko lang to ha. O, sandali. Ayan. O, maglalagay po tayo dito ng, ano ba ilalagay natin sa susunod? Lalagyan na natin ng lasa itong inyong harina, yung inyong dough. Kasi pag kinakain at konti lang ang palaman, eh walang lasa yung dough, natitira lang. Sayang, di ba? Lagyan na po natin ng ano, asukal. Lagyan po natin ng asin. Alam niyo importante po sa atin lalo na pag nagbebenta kayo ng mga paninda na malinis ang inyong mga ingredients at ang ginagawa niyo. Maglalagay po tayo ng mantika sa harina. Yung vegetable oil, ayan ang ginamit ko. Yung isa kong empanada na ginawa nung isang araw, ang ginamit ko butter. Eh ito para medyo affordable. Lagay na po natin dito yung ating oil. Dapat malinis ang inyong workstation. Siyempre, ang iisipin nyo laging ito ba'y kakainin ng mga anak ko pag madumi. Ayaw nyo pakainin ng madumi anak nyo. So, malinis dapat. Haluin na po natin yan, ha. O, napapansin nyo po ba medyo nabubuo-buo ng konti? Dahil nga dun sa mantikang inilagay nyo, siyempre, yung iba nagkakaroon ng ganyan. O, konti lang inilagay natin. Ano susunod dyan? Mainit na tubig. Parang magpapaligo kayo ng bata. Mainit po ang tubig. This is 1 cup. Hindi ko po ilalagay lahat. Konti-konti muna. Sandali nga, maglalagay na ako ng gloves para hahaluin ko ng kamay ito. Sandali po. Okay. Konti-konting tubig na mainit po ang ilalagay natin. Hindi maligam-gam, mainit. Nung isang beses nag-post po ako ng empanada, ang recipe ng dough medyo marami-rami, parang lakas makasosyal nung empanada na ginawa ko. Eh ito, pasimplihan dahil ito po yung pangnegosyo. Pagkatapos nito, lalagyan pa natin. Titingnan natin yung consistency. Pangnegosyo to ha. Kita nyo naman, napakasimple. Tubong lugaw kayo dito. Mahal nga lang, ano, mga pagpipirituhan nyo. Malinis ang mantika ha. Tignan nyo, buo-buo na siya. May konting resistance na to. Pag pinagsama-sama ko, oh, hindi pa siya nagkakadikit-dikit halos. Eh may natira pa akong konting tubig dito. Oh, parang pwede na oh. Eh sa makatuwid, nagamit ko po yung 1 cup ng tubig. At magkakasama-sama sila lahat. Magpo-form po ito ng isang malaking bola. Yan. Dito pa lang, ataduhin nyo na. Gawin nyo ng mga maliliit na bola. Katulad nyo, kumurot kayo ng konti. Depende. Tapos, bilugin nyo. Isang kamay lang ginagamit ko kasi pinanonood ko yung sarili ko sa likod ng camera, guys. Ha? Mahirap eh. Pero dapat 2 kamay, ganyan. O, pagkatapos ng bola, humilig na kayo. Baka kasi may lumabas sa bola eh. O yan. Tapos, isa. O, ulit pa rin. 2 bola lang ang gagawin ko ha. Ikot. O, bola na. Pang-8 na ito. Okay. Tubong lugaw kayo dito. Hayaan nyo muna siyang magpahinga ng 30 minutes pagka form nyo sa maliliit na bola. At kanino ko pa iniikot. Hilong-hilo na itong mga empanada dough natin. Sa madaling salita, 18 po ang nilabasan nitong ating empanada dough. Aba, marami din yan. O, teka muna, ipapakita ko sa inyo feeling habang ito po yung nagpapahinga sa supa ng 30 minutes. Tawagin na lang natin sila pagka-time na nila. Usapang palaman naman tayo. Hindi po ito itlog. Mukha bang itlog? Ito po ay patatas na nilaga ko na. Isang patatas lang ilalagay natin at papakita ko sa inyo. Bahala na po kayong gumawa kung gaano karaming feelings ang ano nyo, ang ilalagay nyo. Kita nyo na, mamash ko. Tapos, ito lalagyan natin, tuna. So, yung laman lang. Okay?
Bakit ko nilagyan ng patatas? Pampahaba, extender, di ba? Ang patatas tsaka carrot, pampahaba ng ulam yan. Pre-boil na rin po ako, inilaga ko na itong konting carrots. Yung carrots ko nga, pang salad lang eh. Pero pinapakita ko sa inyo na marami kayong po pwedeng idagdag na mas affordable kesa sa tuna. Tapos, lagyan nyo na ng paminta tsaka ng asin. Tap nyo, katitik lang. Huwag lang hindi matapik at merong konting nalalasahang asukal, tamis yung dila nung kakain itong ating empanada. Oh, tinikman ko na. Okay na po ang timpla nito. Let's pretend na ito'y pambahay, pang merienda at wala kayong balak ibenta. O, lagyan natin ng cheese. Ang dinadagtog ko po, mozzarella. Pero pag ibebenta nyo ito, kahit cheddar cheese, wala akong cheddar cheese eh. Eh kung di nyo naman ibebenta, gusto ko rin pong bigyan ng idea yung iba natin na gawin lang ito sa bahay nila para pang merienda ng kanilang mga kapamilya sa loob ng bahay. O, ito, hindi po pwedeng hindi lagyan. Isang itlog po. Para magkadikit-dikit ito pag pinirito nyo. Nilagyan ko lang ng sibuyas na mura. O, magsimula tayo sa isa. Nakapahinga na po yung ating empanada dough. O, tanyo, nakita nyo. Ang lambot-lambot na niya. Kung wala po kayo itong rolling pin. Okay, yan. Ganyan, ha. Tanyo, hindi sumasama. Malinis. Kahit po itong ano. Buti po ito ng spaghetti. Sauce. Marinara. O, ganyan lang gawin nyo. O. Diba? Madali. Hindi naaarte. Eh kaya nga tinuturuan ng pagnegosyo dahil para kumita ng konti eh. Huwag na kayong mag-invest sa rolling pin. Hindi po po pwede palo-palo dito. Baka sumama pa yung sabon nyo kanina dun sa nilalaban nyo. Ito na lang. Bote. Oh. Basta anuhin nyo, pilitin yung maging bilog. Basta siguraduhin nyo po na malinis yung bote na gagamitin nyo. Tingnan nyo to. Ganda oh. So, lagyan na natin ng palaman. Kita nyo, kukunti lang. Huwag nyo dadamihan ng palaman. Sasabog yan pag pinrito nyo. Depende po sa laki nung ano nyo. Ito nga, medyo naparami yung feeling eh. Gagawin natin. O, kamay na ginagamit. Itupin nyo. Ang galing. Wala nang ano. Walang ka-effort. O. Tingnan nyo. Yan. Ang lambot. Pinahinga ko lang ng 30 minutes sa supa yung dough. Kinakailangan maganda ang presentation para mabili. Okay. Sa makatuwid, yan po, tataas ko yung camera. Yan ang nagawa ko. Hindi ko nagagawin yung iba kasi hindi ko naman siya kakainin lahat. Ito, ang magagawin ko, lalagyan ko pa siya ng patatas. Ano gagawin? Torta, my favorite. O, malinis sa mantika po, ilalagay ko. O, mainit na yung mantika. O, prito na natin. Maliit lang po ang kawaling ginagamit ko dahil hindi naman ito pantindi. Dahan-dahan, baka mapaso yung kamay nyo. Sandali lang ito. Tatlo muna. Hindi masyad. Pag mainit na yung mantika, i-medium heat nyo na. Kasi baka masunog yung empanada nyo. Ito, manipis tong ginawa natin. O, tingnan nyo. O, narinig nyo yun. 1 minute. Taob na natin. Ulit, ang ganda ng pagkakagawa. O. Kung gusto niyo ng brown pa, i-regulate niyo po yung heat niyo. Pero nakikita ko kasi tingin tinutok-tok-tok, kinakatok-tok ko yung empanada. Crispy na siya eh. Okay, hahanguin ko na. Total frying time po 2 minutes. Pero nakita niyo to, teka, lalayo kong init. Patayin ko muna yung apoy para maipakita ko sa inyo. Yan, lalagay ko na po dito muna sa aking colander. Ito niyo, oh. Yan ang ating crispy pangnegosyo empanada. Para-paraan lang, para kumita. Hirap ng buhay ngayon, ano? Yun. O, ipiprito ko yung iba ulit. Hindi ko napapakita sa inyo. Eh, pakikita ko ba? Sandali. Okay. O, narinig nyo yan, ha? 1 minute. 1 minute lang. Sandali nga, papatayin ko yung timer. Talagang tinatimingan ko talaga para malaman nyo at hindi kayo mapasubo dito sa ginagawa natin. O, babaliktad ko, ha? Another 1 minute. Eh, kasi baka mamaya mamuunang kayo tapos palpakang nilabasan ang sisihin nyo ako eh mapadalang ko tuloy kayo ng pampuhunan ulit. Simpleng empanada oh. Oh, ayan na. Alam nyo, natutuwa po ako pag binabasa ko yung mga isinusulat nyo dito sa baba. Pagkatapos po ako magluto ng ulam at naibahagi ko sa inyo. Sana po ipatuloy nyo yung gawin yun. Yun lang po ang nagpapaligaya sa akin at nagtutulak sa akin na magluto pa, umisip pa ng mga madadaling lutuin, mga rikadong mura na at madaling hanapin. Okay po ba?
O sa susunod, ganun din ang gagawin natin. Mga ulam na mabilis lutuin para hindi kayo nang huhula sa kusina. Ayos, si Ron Bilaro po.